Mga ka-RSP, ito naman ha, yung paghahapi ay isa sa mga tradisyonal na sining ng Pilipino na may malalim na kasaysayan at kultura. Dahil ito ay isang uri ng sining na hindi lamang nagpapahayag na ang ating husay sa paggawa, kundi pati na rin sa ating pagmamahal sa ating lahi at bansa. Kaya naman kaugnay niyan ay magkakaroon po ng isang market fair patungkol sa mga likhang habi. At para bigyan po tayo ng detalye tungkol dito, makakausap po natin ang presidente ng HABI, the Philippine Textile Council, na si Ms. Mia Villanueva. At ang isa po sa mga exhibitor dito, si Ms. Salika Maguindanao. Good morning po sa inyo at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Dayan po ito with Odd. Good morning. Ayan. Thank you po for joining us today. So, umpisaan po natin kay Ms. Mia. Ms. Mia, ano po bang pangunahing layunin po ng Likhang HABI Market Fair for 2023 at paano po ito nakatutulong sa lokal na industriya po ng paghahabi, ma'am? Hi, good morning and thank you for having us and good morning to the viewers of Rise and Shine Pilipinas. Sa HABI, we're already on our 13th year ng HABI Fair, itong Likhang HABI Fair. So yung main layunin namin is bigyan ng pagkakataon yung mga weavers, give them a chance to be able to sell here in Manila, meet designers, and to bring them to market. That's really the main objective. Noon kasi kung isipin nyo, nung nag-start kami, wala pa yung internet, wala pa yung mga social media na ganun ka-active. So talagang pumupunta kami dun sa different provinces, from north to south, to find weavers and invite them to join our fair. So that was really the main objective. That's how we wanted to help the weavers from all over the country. Pero syempre now, 13 years down the road, very exciting na yung fair namin. For this year, we have 100 vendors. Actually, 75 vendors with 100 booths. So lumaki na ng lumaki over the years. And marami na kayong makikita na iba-ibang weaves, iba-ibang creations ng mga weavers namin from all over the Philippines. Alright, Miss Mia. Ano po yung mga programa o aktibidad na inihanda ninyo para ma-encourage yung mas marami pang kababayan natin na sumali sa market fair bilang mga exhibitor or mamimili? For the market fair, we have, for the vendors, no, we're giving them a chance to sell here sa Manila. Now, besides that, meron din kaming mga seminars. Like, let's say, for example, this year, nag-seminar kami ng paggawa ng mga reel. Tapos, for social media, we teach them marketing. And then, we also teach them other things like business practices, mga ganon, for the vendors. But during the fair, there are also a lot of other programs para the customers would be interested in coming. We also have, like, workshops for the customers who want to visit. So it will be very interesting. Alam nyo kasi dito sa HABI, maliban sa pagsiselling, ang gusto namin talaga mangyari is to educate people on the textiles. So meron din kaming textile exhibit para to explain the different kinds of textiles that there are in the Philippines and to give the history and the importance of all of this. Okay. Thanks for that, Ms. Mia. Puntahan naman natin si Ms. Salika. Ms. Salika, ano po ang mga itatampok po ng yung mga lokal na produkto at disenyo dito po sa event na ito? Hello po. Una-una po, good morning. Good morning, Rise and Shine. Ang Maranao Collectible po is a tribe galing po sa Maranao from Lanao del Sur. So, basically, kami po ay nag-ahabig ng mga langkit or yung strip of fabric po na nag-a-attach doon traditional landap namin. So, you will see a lot of products na mayroong accents or mayroong sinashowcase yung langit na products na ito. For the first time also, I will be introducing again belt na matagal po nang pinag-aaralan paano i-launch. But I think the HABI Fair is a great opportunity to showcase this kasi
Hubby has been, you know, connecting and helping us. Sila yung front line talaga na nag-respond sa amin when we were evacuees. They sent us mga threads na made of cotton. And for the first time, I will be joining the Hubby Market Fair after such, I think 5 years or 6 years engagement with them. So again, I'm very excited to showcase a lot of products dadalhin ko sa Hubby Market Fair po. Ay, ang galing, ano, nagiging avenue at platform itong market fair na ito sa mga kagaya ni Ms. Alika para talagang makreach nila yung market. Pero, well, dito sa inyo pong mga hobby, ano, yung mga inyong produkto, paano nito sinisimbolize o talagang pinapaalam sa kababayan natin yung kultura, no? Na, kasi nakikita po natin dito sa may mga produktong to na yung Muslim culture ay nakatatak din dyan sa mga hobby niyan. Opo, actually po, lahat po ng different cultures or different tribes dito sa ating bansa, meron po talaga silang sari-sariling identity doon sa kanilang mga hinahabi. Okay. I'm curious, ano, ito ba yung mga, ma-feature ba dito mga tela o pat may mga iba pa, mga bags, damit? Give us an overview on what products we can see sa fair na ito. May nakita kong na gowns kanina. Oh, na may ganun ba? May mga gowns ba? Siguro let's go to Miss Mia and then Miss Salika again. Ma'am Mia, ano ba mga makikita dito mga products if ever I'll go there as a consumer? Naka-mute po ata si Miss Mia. Ayun, paki-unmute lang po, ma'am. Wide range siya ng mga products. Available yung mga textiles. That's one thing na sets us apart from the other fairs. Kasi meron talaga kami, makakabili talaga kayo ng mga textiles mismo, which appeals to, let's say, yung mga interior designers or yung mga designers who are making their own clothes. But we also have other products using the textiles, like mga ready-made clothes already. We also have jewelry. We also have bags that use also the textiles. Everything is local, locally made and locally produced. You know, the thing na gusto ko sanang sabihin also is for the customers, the more that they buy or the more that they show their interest in the local items, then people like Salika would have more business. Tapos, parang rolling lang yan eh. So, parang it would keep improving the economy. And for people like Salika, most of our weavers are women weavers. So, parang aangat rin yung position nila with their families and all this economic situation. Yes. Correct. Supportahan natin sila. So, going back to Ma'am Salika, yung mga weavers po ba ninyo dyan sa inyo pong mga kasamahan, paano po nabago yung kanilang buhay in terms of economic status as well? Kasi yung nababanggit ni Ma'am Mia, para tayo mainganyo rin tayo na hindi lang tayo bumibili ng produkto, tumutulong tayo yung sa mga daw, kababayan yung natin. Yung nga daw yung tumulong sa kanila nung panahon ng pandemya. Ma'am Salika, tell us your story at yung mga kasamahan niyo pong women na weavers po dyan. Opo, ma'am. Bali, nag-start po kami, ang social enterprise namin started as bilang bakwit, ano. So, from starting from zero, ang knowledge po talaga at skills na dala-dala namin, yun lang po talaga yung naging puhunan namin. And with the help of organization po, tulad po ng itong USAID, Plan International, sa Hubby Council po, nag-reach out po sila sa office din po nila, Senator Lauren Legarda, nagbigay po sila ng mga threads sa amin. So from that sad moment or sad part ng aming buhay, ngayon po, nakaka-move on kami. Kumbaga, hindi pa kami nakakabalik sa ground zero. Nakaka-ano naman po kami na sa pang-araw-araw namin ng mga pangangailangan. Nakakatulong din kami sa mga kababaihan na nag-review. Yung iba po, nakabili na din po sila ng mga motorsiklo na pampasahero. So, nakakatulong po talaga yung itong gawain namin. Kasi hindi lang siya, kumbaga, nagpe-preserve ng kultura, kundi nagbibigay din talaga siya ng malaking income opportunity doon sa mga babaeng nagahabi. So, yun po yung isang layunin natin na pinapakita na ang pag-preserve ng isang kultura or isang
gawain ganito ay nakakabuhay po talaga, nakakapagbigay po talaga siya ng sustainable na kabuhayan, hindi lamang po sa mga tulad naming mga IPs, but sa lahat po ng mga nagpa-practice ng ganito. At lalong-lalo na kung nagjo-join po kayo sa mga katulad nitong fair, kasi po dito po nakikilala po namin yung mga client namin na sa online lang namin nakikita. Pangalawa, nakakakuha din kami ng mga malalaking bulk orders sa mga fair na ito kasi nakakasalamuhan namin yung mga designers and makers na galing din sa iba't ibang part ng mundo. I heard meron din pong international ng mga vendors ngayon. So I'm excited to meet them as the first time nga po na join kami sa Happy Fair. Ay, bongga. Thank you. Correct. So ma-export na rin yung kanila mga products. Kasi sa totoo lang, marami naghahanap ng mga ganitong klase ng products yung mga hobby, no? Pero minsan ang question nila, saan namin ito mabibili? Oo. So nakakatulong itong fair na to. So wala na tayong problema sa quality, napakaganda ng mga produkto. Correct. Ang ano natin ay yung pag-connect, ano? Pag-connect sa mga interesado. Sa mga nangangailangan itong mga products ito. So, Pamia, para po sa mga interesado, gustong pumunta sa kaabang-abang na fair na ito, tell us the details po of this fair. And invite them, please. Abang paan, mute na lang po ulit. Thank you. October 13, 14, 15 at the Glorieta Activity Center. We're so excited to see you. You know, like I wanted to add, diba, sa ibang countries, eh, kunwari, Indonesia, meron sila, sumusot sila ng batik sa, sa all the other Asian countries, they wear their own textile. So, we should promote our textile also. So, I hope to see you all sa Likhang Hobby Fair at the Glorieta, again, October 13, 14, 15. This next weekend lang ho to. Ayan. Miss Mia, gusto rin namin isuot yan dito sa show para ma-showcase yung mga hobby. No, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng detalye patungkol po sa nalalapit na exciting na 13th Likhang Hobby Market Fair. Muli na, kausap po natin ngayong umaga ang presidente ng Hobby, the Philippine Textile Council, na si Miss Mia Villanueva, at ang isa sa exhibitor dito na si Miss Salika Maguindanao. Maraming salamat po sa inyo. See you in the fair! Salamat! Salamat!